Hello everyone, this is Sir Marvin Bertido. So for today's topic here in Geotechnical Engineering, we're going to discuss the classification of soil according to USCS. Okay, so for this video discussion class, no, so we're going to discuss the Unified Soil Classification System or USCS and solve sample problems. So let's start. All right, so previously in our discussion about soil classification, we already discussed the first two soil classification systems. No, the first one is the USDA classification system, and that is based on textural classification, no, or textural characteristics ng soil. And then the second one class is yung AASHTO classification system, wherein yung AASHTO based na yan sa engineering behavior. No, so ginamit natin dyan yung particle size distribution at saka yung plasticity nung ano natin, no, nung soil natin. So ginamit natin yung mga Atterberg limits. Okay. So class, kung i-recall natin ha, ang USDA classification system, yan class ay ginagamit natin sa pag-classify ng soil mainly, no, for agriculture purposes. No, yun namang AASHTO classification system, yan class ay ginagamit natin class to classify soil, no, na ginagamit natin class sa mga as subgrade materials, no, mga soil na ginagamit natin as subgrade materials sa mga highway construction, sa highway engineering, road construction, pavement construction, no. So this time class, pag-uusapan natin yung second soil classification system na based on engineering behavior. So ito yung kasama nung AASHTO, no, doon sa category ng pag-classify ng soil, no, based doon sa engineering behavior niya. So dito class sa may USCS, gagamit din tayo dito class ng particle size distribution nung soil natin at saka nung mga Atterberg limits niya, no. So ang USCS class, so the original form of this system was proposed by Casa Grande in 1942 for use in the airfield construction works undertaken by the Army Corps of Engineers during World War II. So in cooperation with the US Bureau of Reclamation, this system was revised in 1952. At present, it is used widely by engineers. Now, so the Unified Classification System or USCS nga is presented in Table 5.2. So ito class yung table na ginagamit natin in classifying soil using Unified Soil Classification System. No, so class, aside from this table, may iba pa tayong mga tables at charts na gagamitin, no, to classify soil using this system. So ipapakita ko 'yon later on sa mga succeeding slides pa natin, no. Okay. Okay, so class, ang USCS, it is widely used by engineers to classify soil for construction purposes. So yung mga constructions other than highway engineering and road constructions, no, so ito yung soil classification na ginagamit natin. So kung i-define natin class ang USCS, it is a soil classification system used in engineering and geology to describe the texture and grain size of a soil. So the classification system can be applied to most unconsolidated materials. So yung mga unconsolidated materials class, yan yung gravel, silt, sand, no, clay, no, and it is represented by a two-letter symbol. So that's how we classify soil here. So ganun natin class pangalanan, no, or pinapangalanan yung soil natin dito class, no. So gumagamit tayo ng two-letter symbol, no. So i-discuss ko later on, no, kung ano yung mga letter symbols na ginagamit natin dito, no. So class, dito sa my USCS, no, kinaklasify natin yung soil into two general or broad categories. So yung una class is yung coarse grain soils. No, so yung mga coarse grain soils class, kapag class less than 50% yung nag-pass through sa number 200 sieve, so yung soil natin classified as coarse grain. So kung maaalala mo class, yung number 200 sieve kasi equivalent yan sa 0.075 mm na opening. And kung maaalala mo class sa USCS, yung 0.075 mm, yun yung boundary class ng silt and clay, which is yun yung mga fine grain soil, at saka ng sand, no, which is yun ay coarse grain. Tama ba? So, yung mga nag
pass through doon sa may sieve number 200 or 0.075 millimeter na opening, sila ay considered na fines, no, silt at saka clay. No, so yung mga nagretain naman doon sa may sieve number 200, consider yung class as coarse grained. No, so plus kapag yung nagpass through sa number 200 sieve or 0.075 millimeter opening ay less than, no, 50%. So ibig sabihin, mas marami yung nagretain doon sa sieve number 200, no, or nagretain doon sa mga sieves above sieve number 200. So ibig sabihin, mas marami yung coarse grain. So kapag mas marami yung coarse grain, so of course classified siya as coarse grain soil. On the other hand naman class, kapag 50% or more yung nag-pass through sa number 200 sieve. So ibig sabihin mas marami yung mga fines, no? Kasi mas marami yung silt at saka clay, no? So ibig sabihin nun class, yun ay classified as fine grain soil. Ayan, ngayon class sa pagpapangalan nga natin, yung mga letter symbol na ginagamit natin, let's say for coarse grain soil, so yan ay pwedeng gravel o kaya sand. So kapag gravel class yung major constituent ng soil natin, so yung ginagamit natin dyan ay G ha, tapos yung description dyan ay gravel. So yung para naman sa sand, yung symbol na ginagamit natin is S. Okay, ngayon for ano naman, for soils naman under fine grain soil, no, so yan class ay pwedeng inorganic na silt, inorganic clay, or organic silt tsaka organic clay. No, so yung mga ginagamit natin na symbol class for inorganic silt, yan ay M. No, for inorganic clay naman, yan ay C. For organic silt and clay naman, so they are both O. No, so class, kung i-recall natin, yung mga inorganic, no, yan yung mga galing sa mga weathering ng rocks, no, mga disintegration ng rocks, ganyan. Yung organic naman, yan yung galing sa mga remains ng plants, ng mga animals, ganyan, no. So it's important class na maclassify natin kung inorganic ba or organic. Kasi class, yung mga organic na materials, yung mga organic silt and clay, they are weaker, no, and ano sila class, incompressible sila, no, hindi kagaya ng mga inorganic, no. So weaker sila and less compressible, no, compared dun sa mga inorganic, no. So kaya kailangan natin yan class malaman, no. So class also dun sa may table natin, no, for USCS, may makikita tayong symbol class na PT, no. So yung mga PT class, yan ay peat, muck, and other highly organic soil. So again class, yung mga peat, yung mga muck, mga highly organic soil, so katulad ng mga organic silt and clay nga, na they are weak, no, they are weaker and they are incompressible, no, hindi katulad nga ng mga inorganic. Okay, so plus ito yung mga symbol class na ginagamit natin as first symbol, kasi two letter symbol tayo eh, di ba? So yung first symbol class, ito yung mga ginagamit natin. So, nakadepende dyan class kung ano yung major constituent, no? Okay, so yung second letter symbol naman natin class dito na ginagamit is ito, no? So, meron tayong W. So, yung ibig sabihin class ng W ay well-graded. Yung P naman class ay poorly graded. And then yung L, low plasticity. And then yung H naman, high plasticity. So, ibig sabihin, kapag nakakita tayo class ng, let's say, symbol na GW, so, ibig sabihin yan class ay well-graded na gravel. Okay, so kapag GP naman, yan ay poorly graded na gravel. Kapag naman SW, well-graded na sand. Kapag SP, yan class ay poorly graded na sand. Pero class, pwede rin dito na let's say yung first symbol natin is G, tapos yung kapartner niya M. So ibig sabihin lang nun class is yung major constituent natin is gravel, tapos merong meron tayong minor constituent class na silt, inorganic silt. No, so ganun 'yon, no. Ganun yung ano natin pag kumbaga pagpapangalan natin dito class nung soil natin. Okay, and also gumagamit din tayo ng CL. So yung CL naman ibig sabihin niyan, yung L low plasticity yan, tapos yung C inorganic clay. Yung ML naman low plasticity, tapos inorganic silt. No, meron din tayong MH high plasticity na inorganic silt naman yan. So class, meron din pala tayong mga ano ha, mga dual symbol. No, for coarse grain, may dual symbols tayo.
no? Ganun din sa fine grain. Pero class, itong mga nakalista na to, hindi pa ito yung lahat ha. So sa table, mga tables na ipapakita natin mamaya. So marami pang mga symbols 'yan, no? So hindi lang yung mga nakalista diyan, no? So mangilan-ngilan lang 'yan. Okay, so that's how we that's how we classify or name soil dito sa USCS. Okay. Okay, so class, for this classification system, ito yung mga kailangan nating information, no? So, kailangan natin class yung percentage ng gravel, ng sand, no? Kailangan malaman natin yun. So, gagamitin natin dyan class yung classification ng grain size, no? According sa USCS, of course. No? So, para sa percent ng gravel class, yan yung fraction na nag-pass through sa 76.2 mm sieve and then nag-retain sa number 4 sieve. So, yung number 4 sieve class is yung 4.75 mm ha. Ito yun, no? Ayan. So, yung size natin for gravel ay 76.2 to 4.75 mm. And then, para naman sa sand, yan ay from 4.75 to 0.075. So, yan yung nag-pass through sa 4.75 pero nag-retain sa 0.075. No? Ayan yung mga corresponding sieve number, no, ng mga opening na yan. Okay, and then para naman dun sa mga fines, which is sealed at clay yun, so automatically, yung mga nag-pass through sa sieve number 200 or 0.075 na opening, okay, so they are considered as fines. Okay, so class, kailangan din natin dito yung mga uniformity coefficient at saka coefficient of gradation, no, na napag-aralan natin dun sa Atterbury sieve analysis to, no, sa sieve analysis. Okay, so kailangan natin 'yan. So yung C sub U natin or uniformity coefficient, if we're going to recall, yan ay D sub 60 over D sub 10, and then yung C sub C naman natin or coefficient of gradation, yan ay D sub 30 squared over D sub 60 times D sub 10. Okay, and then kailangan din natin dito class yung liquid limit tsaka yung plasticity index of the portion of soil passing the number 40 sieve. So ito class ay napag-aralan natin ha sa Atterbury limits. Ayan, so gagamitin natin yan class dito sa USCS. Okay, so class, ipakita natin yung content ng table 5.2 natin na ginagamit natin ha for USCS. Okay, so class, for this table, makita natin na nahati ito sa coarse grain soil, ito yung nasa itaas na bahagi ng table natin, and then fine grain soil, na ito naman yung nasa ibaba. Tapos may makikita ka rin dito class na nasa pinakaibaba na highly organic soil. So yung group symbol para dyan ay PT. So dito class, yung criteria lang na binigay is primarily organic matter, dark in color, and organic color. No? So dito class sa may table na ito, no, ang ipofocus natin class is yung coarse grain soil at saka fine grain soil. Okay, so itong table na ito class, gagamitin natin ito para malaman natin class yung group symbol ng soil natin. No, so ito yung mga group symbol. And once na malaman na natin class yung group symbol, no, gagamit tayo ng iba pang mga tables class other than this table class para malaman naman natin yung group name. So dito class ha, sa USCS, kailangan natin ibigay yung group symbol at saka yung group name. So sa mga susunod na slides natin yung para dun sa group name ha. Okay. So, let's say dito class, no, sa may coarse grain at saka fine grain. So, paano natin malalaman, no, kung coarse grain ba siya o kung fine grain ba siya? So, yun nga, meron dito class criteria. So, to classify the soil as coarse grain soil, dapat class more than 50% yung nag-retain sa number 200 sieve. Okay, and on the other hand naman, we can classify the soil as fine grain soil if 50% or more yung nag-pass through sa sieve number 200 sieve. Okay, so let's say for this coarse grain soil class, so nahati ito sa dalawa, it can either be gravel o kaya sand. So sabi dito, para masabi class na gravel, no, kailangan more than 50% of coarse fraction retained on number 4 sieve. So class, ano ba yung coarse fraction na tinutukoy dito? So class, yung coarse fraction, yan yung percent ng soil na nag-retain sa number 200 sieve. Okay, so yun yung coarse fraction ha. At ang coarse fraction class, yan ay nahati sa dalawa. Yan ay pwedeng gravel o kaya sand or gravel and sand. Okay, yung coarse fraction natin. Okay, so class, dito sabi, more than 50% of coarse fraction retained on number 4 sieve. So class, kung maaalala mo, diba, yung nag-pass through sa sieve number 4, tapos nag-retain sa sieve number 200,
No, di ba class yun yung sand? Tama ba? Ulitin ko ha. Yung nag-pass through sa sieve number 4, 4.75 millimeter yung opening nun. Tapos yung nag-retain sa sieve number 200. Okay, so yun naman is 0.075 millimeter. Yun yung sand. Tama. Tapos yung nag-retain sa sieve number 4 naman, no, yung nag-retain sa kanya, so yun, considered gravel yun. Okay, ngayon class, sabi dito, kapag 50% nung coarse fraction ay nag-retain sa sieve number 4, gravel yun. Okay, so to simply put, no, kailangan nating malaman dito class, yung percentage nung coarse fraction natin. No? And then after mong malaman class yung percent nung coarse fraction, kailangan mong malaman class yung percentage nung gravel at saka nung sand. Okay, so class, kapag more than 50% yung gravel, no, ede gravel siya. Kapag more than 50% naman nung coarse fraction eh sand, ede sand siya. Tama? So ganun na lang yung gagawin natin dito class. Ulitin ko ha, i-simplify natin. So kailangan nating malaman dito class yung percentage nung coarse fraction. Okay, tapos ang gawin natin class, alamin mo yung percentage nung sand at saka percentage nung gravel. Tapos i-compare mo silang dalawa. Kung alin ba yung mas malaki. So kapag mas malaki yung percentage nung gravel, automatic dito siya babagsak. It will fall dito sa classification na to. Pero pag mas malaki yung percentage nung sand, dito siya babagsak. Okay, so ganun yung gagawin natin para hindi ka malito dito, ha? Okay, so makikita mo rin dito, class, meron tayong mga tinutukoy dito na fines. Ito, oh, less than 5% fine. So yung fines na tinutukoy dito, class, is ito, ha? Yung percent na nag-pass through sa sieve number 200. So kung less than 5% siya, so dito siya babagsak. Ito yung kakailanganin natin i-check. No? Ito, yung part na to. Kapag naman more than 12% yung fines natin, so ito yung i-check natin. No, so class dito, no, kailangan natin yung C sub U at saka C sub C, coefficient of gradation saka uniformity coefficient, no. So mapapansin mo dito class, merong mga terms dito na end, no. Kapag end class yung term natin, ito, ibig sabihin yung dalawang criteria na yan dapat ma-satisfy. So may makikita ka rin dito na end or. So yung end or naman class, okay, so ibig sabihin, pwedeng yung dalawa na yung criteria na yun ay masatisfy, pwede rin na isa lang. Okay, so yun yung ibig sabihin ng and or. Tapos may makikita ka rin dito na or. Yung para naman dun sa or, no, so kahit isa lang dyan sa dalawang criteria na yun, yung masatisfy. Okay, ayan. Ngayon class, makikita mo dito na meron tayong kailangan dito, no, na or plots below a line. So, class, meron tayong nilagay dito na figure, no, yung figure 5.3. So, yung figure 5.3 ay ito. Okay, so itong figure 5.3 class ay plasticity chart. No, so, na-discuss na natin ito class doon sa previous chapter na diniscuss natin. No. So, dito class, kailangan nating i-plot yung liquid limit at saka yung plasticity index ng soil natin. So, yung tinutukoy dito na A-line is ito, itong line na ito. So, ito yung A-line. Okay. So, class, dito, yun nga, ang kailangan natin ay liquid limit at saka plasticity index, ha? Okay. So, dito, class, mapapansin mo, di ba, sabi dito, less than 5% fines. Dito naman, more than 12% fines. E, paano, class, kung nasa pagitan ng 5% at saka 12% yung fines natin? So, in those cases, class, okay, so may makikita tayong note dito, oh, yung A, ito yung A. So, yung A class, na dito sa baba, ito yon. Ayan, oh. So, para daw sa mga gravels na 5 to 12% yung fines nila, so class, it would require dual symbols. So, yung mga dual symbols natin ay ito. So, para malaman natin class yung dual symbols, di ba yung 5 to 12%, so nandito ngayon, no? Ayan, so apat yung pwede dyan eh. No, so class, pwede natin class tingnan, no, kung alin yung mga criteria na masasatisfy dito. So kung ano yung dalawang criteria na masatisfy dyan. Okay, so automatic class, yun class yung magiging dual symbol niya. So kung halimbawa ang masatisfy GW tapos GM, ede GW GM yun. Ito yun. No, kung yung masatisfy naman GP tapos GC, ede GP GC. No, so depende kung alin yung dalawa na masasatisfy. Okay, tapos class, dito rin, ayan, may makikita tayo dito na PI less than 4, tapos PI
ano to, greater than 7 to, no? Okay, e paano kung yung value ng pi nasa pagitan ng 4 at saka 7? So, kapag nasa pagitan ng 4 at saka 7, meron din tayong note dyan. So, yung D, no? D. Asan yung D? Eto class yung D. Ayan, eto class yung criteria natin for D. Para dun sa mga pi na nasa pagitan ng 4 at 7, no? Or equal sa 4 at saka equal sa 7, no? Tapos nasa pagitan ng dalawa na yon. Okay, so, eto class yung criteria. Tapos sabi dito class, kailangan mag-plot yung PI at saka LL natin dun sa may figure 5.3, dun sa may hatch area. Alin ba yung hatch area? Ito yung hatch area class. Ayan, so kung masatisfy yan class, no, yung symbol natin class, it can either be GC, asan ba GC? GCGM, asan ba GCGM? Ito yon GCGM. No, or pwede rin na, asan yung isa? SC. SCSM. So, ito naman para dito na sa baba. Ayan, SCSM. Ayan, okay. So, ano pa ba class yung nandito? Okay, so yan yung para sa coarse grain, no? Ngayon naman, para dito class sa may fine grain, ayan, para sa fine grain soil natin. So, mahati ito sa dalawa class. Kapag yung liquid limit ay less than 50%, dito siya, no? Ito yung tutuntunin natin para malaman yung group symbol. Kapag naman yung liquid limit ay 50% or more, so ito naman yung gagamitin natin. So dito class, kapag yung liquid limit ay less than 50%, so it's either inorganic o kaya organic. So sa inorganic, ito yung mga criterias natin. Ayan, so kung mapapansin mo, gagamit din tayo dito class ng ano, no, yung plasticity chart natin. Ito yung figure 5.3. So, kailangan i-plot natin yan. No? Ayan. And then, class dito, since ito pi greater than 7, tas pi less than 4, so meron din ito class note para dun sa mga pi na equal sa 4, tsaka equal sa 7, at nasa pagitan ng 4 at 7. No? So, yung note dyan is yung E. Ito yan, yung nasa pinakaibaba. So, ito yung criteria natin dyan, class. So, dapat class mag-plot din siya sa hatch area. Ito yung hatch area. Tapos, dual symbol din yan, class. Yan ay CLML. No, so, yung para dito. Ayan, CLML din naman din talaga nandito. Okay. And then, makikita mo dito, kapag organic, class, meron ditong sinabi, class, na liquid limit na oven dried over liquid limit na not dried. So, dapat daw less than 0.75 siya. So, yung liquid limit na tinutukoy dito, class, ito yung liquid limit after oven drying. No, ito namang nasa ibaba, yung liquid limit before oven drying. So, kapag yung values niyan, class, less than 0.75, yung ano niyan, no, yung ano nila, ano ba tawag dito? Kapag dinivide, liquid limit after oven drying over liquid limit before oven drying. Kapag less than 0.75 yung answer. So, nasatisfy, no? Ayan. So, ito yung magiging group symbol niya. Okay. So, ngayon, class, dito sa may plasticity chart, okay, so makikita natin dito, class, sa may plasticity chart, no? Ipa-plot kasi natin dito, no? Yung LL at saka PI ng soil. So, para dun sa mga criteria, class, na kailangan nating i-plot, no? So, makikita mo kasi may mga dalawang symbol dito, let's say CL, tapos OL. So, class CL or OL yung gagamitin mo, depende kung nasaan ka. Kung halimbawa, nandito ka class, no, ito yung, kumbaga, mga na-meet na criteria, nandito. No, so, syempre, CL yan. Pero kung nandito ka, at ito yung na-meet na criteria, edi OL yan. Okay, so, ganun din. Let's say, dito CH or OH, no, nasan ba CH at OH? Ito. So, yung CH, kung eto class yung criteria na nasatisfy, edi nasa CH tayo. Pero kung eto yung criteria na nasatisfy, edi dun tayo sa OH. No? Ayan. Ganon din dito yung mga ML or OL, MH or OH. No? So, nakadepende kung nasa ang criteria ka. No? Kung, ano yung kung alin yung nasasatisfy na criteria dito sa kinukuhanan mo nga dito sa table. Okay. So, class, yun nga, after nating malaman yung group symbol, ha, gagamit tayo ng iba pang table para naman dun sa group name. Okay. Okay, so more recently, ASTM designation D-2487 created an elaborate system to assign group names to soil. So, these names are summarized in figures 5.4, 5.5, and 5.6. So, ipapakita ko later on, ha, yung mga tables or figures na yan, ha. So, plus in using these figures, no, one needs to remember that in a given soil,
And so ipakita ko muna class yung figure 5.4. So ito class yung figure 5.4 ha. So itong figure 5.4, ginagamit natin ito class para malaman natin yung group names ng mga gravelly and sandy soil. No? So para ito sa mga coarse-grained soils, no? Yung nasa upper table class natin sa table 5.2. No, so ito yung gagamitin natin para malaman yung mga corresponding group names. So ito class yung group symbol, ito yung nalaman natin from table 5.2. No, so may mga kailangang masatisfy dito class para malaman natin yung corresponding group name. So kailangan natin dito class yung percentage ng sand at saka percentage ng gravel. Okay. So dito class no sa figure 5.4, 5.5, 5.6. So ito yung mga kailangan natin ha, yung fine fraction. So again, yung fine fraction, yun yung percent na nag-pass through sa sieve number 200. Yung coarse fraction naman, yun yung percent na nag-retain sa sieve number 200. Yung gravel naman, plus yung coarse fraction ha, nahati yan sa gravel fraction at saka sand fraction. So yung gravel fraction, ito naman yung percent na nag-retain sa sieve number 4. So ito yung nag-pass through dun sa 76.2, tama ba, or 76.4 millimeter. No, tas nag-retain naman sa sieve number 4 or 4.75 millimeter, yan yung opening. And then yung sand fraction naman, ito plus yung percentage ng nag-pass through sa sieve number 4 or 4.75, tas nag-retain sa sieve number 200 or 0.075 millimeter yung opening. No? So, ganun yung ginagawa natin. No? Inaalam natin class yung percentage ng nag-pass through sa sieve number 4 at saka yung nag-pass through sa sieve number 200. Tas kinukuha natin yung difference para malaman natin yung sand fraction. Dito naman, pwede rin class na kunin mo yung percent na nag-retain sa sieve number 200, tas isubtract mo yung percent na nag-retain sa sieve number 4. So, same lang din yung lalabas doon. Okay. Okay, so itong table naman na ito class, ito ay para sa pag-alam natin ng group name no for inorganic silty and clayey soils. Ayan, so plus, kung malaman na natin kung ano yung group symbol, ito yung mga group symbols kasi natin, no? Ayan. So, kung malaman na natin ito class from table 5.2, so meron dito class mga criteria no, na kailangang masatisfy para malaman natin kung ano yung group name. So, makikita mo dito, may makikita ka class na plus number 200. Class, yung plus number 200 na tinutukoy, yan yung percent na nag-retain ha sa number 200. So, plus number 200, so, ibig sabihin, mas malaki yung size niya kaysa dun sa opening ng number 200. So, yan yung nag-retain sa sieve number 200. No? Ayan. So, what else? Yun yung kailangan natin dito, no? Yung nag-retain sa sieve number 200. Okay. Ayan, yan yung ibig sabihin ng plus number 200. Ayan. And then, ano pa ba? Kailangan din natin dito class yung percentage ng sand at gravel, ah. Ayan, makikita mo dyan. May mga criterias dito na i-compare. I-compare yung percentage ng sand at saka percentage ng gravel. Ayan. Okay, so yan yung mga kailangan natin para dito. Okay. Okay, so ito namang class, yung figure 5.6, no? Ito naman class yung para sa mga group symbol na ito. So ito class ay under pa rin dun sa mga ano, no? Fine grain. So ito naman, para na to sa mga organic na silty at saka clay soil. So yung figure 5.5 kasi para sa mga inorganic. No, so dito class yung mga kailangan natin is yung plus number 200. So again, ito yung mga nag-retain sa sieve number 200 ha, itong mga ito. Okay. Tapos kailangan din natin yung percentage ng sand dito at saka gravel ha. Okay. Sige. So ito class yung mga group names para dito ha. Okay. Okay, so let's start solving sample problems for USCS. Okay, for sample problem number 1, the results of the particle size analysis of a soil are as follows. Percent passing through the number 10 sieve equal to 100. Percent passing through the number 40 sieve equal to 80. And then percent passing through the number 200 sieve equal to 58. So the liquid limit and plasticity index of the minus number 40 fraction of the soil are 30 and 10 respectively. Classify the soil by the Unified Classification System. So, USCS yan, no? Okay, so class, yung binabanggit na minus number 40 dito, ibig sabihin yung, ano, no, nag-pass through sa sieve number 40.
Ayan, so kinuhanan natin ng liquid limit tsaka plasticity index yan. So ito yung mga lumabas ha, 30 at tsaka 10. Okay, so from this data class ha, ang kailangan nating gawin, i-classify natin yung soil natin. Okay, so for our solution, of course, we are going to use yung table natin, table 5.2. So ito yung para sa USCS ha. Okay. So, yung una nating kailangan malaman, class, is yung nag-pass through sa sieve number 200. And tingnan mo, class, yung percent nung nag-pass through sa sieve number 200. So, ito, class, ay 58. So, automatic, class, kapag 50 or more yung nag-pass through sa sieve number 200, dito siya, class, babagsak. Fine grain siya, no? Okay, so mas marami yung fine grain kasi more than 50% siya, 58 siya. No, so dito tayo, class, sa may fine grain soil. So under fine grain soil, kailangan nating i-check, class, yung liquid limit. So dito, class, given naman yung liquid limit na 30. No, so yung liquid limit natin, class, ay 30. So saan ba siya papasok? Sa less than 50 ba or sa 50 or more? So obviously dito siya papasok, class, sa less than 50, no. Okay, and then after this, class, it can either be inorganic or organic. So kailangan nating masatisfy itong criteria na ito. So, unahin natin dito. Ayan, so kailangan natin dito, class, yung PI. Ayan, so yung given PI natin, class, ay 10. Okay, so dito, class, yung PI greater than 7. So, dito siya papasok. Tama? Since yung PI ay 10. So, greater than 7 siya. Pero dito, class, may nakalagay na end. So, ibig sabihin, dapat masatisfy din itong criteria na to. So, kailangan nating i-plot, class, yung liquid limit at saka plasticity index natin dito sa plasticity chart natin. So, ito yung plasticity chart. Plus, yung liquid limit natin sa x-axis yan, ang value ay 30. So, yung 30 nandito na. And then, yung PI natin is 10. So, yung 10 natin, yung PI nasa y-axis ha. So, yung 10 mga banda dito. Ayan. So, yung point natin banda dito, class. Ayan. So, kung ipa-plot natin, class, nandito. Okay, so dito, class, yung sabi, dapat yung point mag-plot siya on or above A-line. So, yung A-line natin ito. So, class, ito ay above A-line. So, ibig sabihin, nasatisfy niya rin itong criteria na to. So, nasatisfy niya itong dalawa na to, class. Therefore, class, no, pwede na nating sabihin, class, na yung soil natin, yung group symbol, we can classify this as CL. No, so, CL na siya, class. Okay, so after natin, class, malaman yung group symbol, kailangan din nating malaman yung group name nito, ha? Okay, so alamin natin yung group name. Alright, in order to determine the group name, no, for the group symbol CL, no, we are going to use figure 5.5. So, class, yung figure 5.5, para ito sa mga inorganic silt at saka clay, ha? So, yung CL natin, yung C doon, di ba, inorganic clay. Okay, so ito, class, yung table na gagamitin natin. Okay, so makikita natin dito, class, nandito yung CL, tama? Ayan, so nandito yung CL. Okay, so since nalaman na natin na CL yung group symbol natin, class, so ang kailangan natin dito, class, is yung plus number 200, no? Or yung nag-retain sa sieve number 200. So yung mga data natin, class, nung mga nag-pass through sa iba't ibang mga sieve natin na ito, ito yung nag-pass through sa sieve number 10, 100%. Ito naman yung nag-pass through sa sieve number 40, 80%. Ito naman yung nag-pass through sa sieve number 200, so 58 yan. So, class, ang kailangan natin is yung nag-retain sa sieve number 200. So, para malaman natin yung nag-retain sa sieve number 200, so simple lang, class, since yung nag-pass through ay 58, so obviously, yung nag-retain, class, is just 100 minus 58. So, yung nag-retain, class, sa sieve number 200 ay 42. Okay, so, class, yung nag-retain na tinutukoy natin dito sa sieve number 200, kasama dyan yung mga nag-retain, syempre, dun sa mga sieves above sieve number 200. Kasi yung sieve number 200, yun yung pinakamaliit yung butas, yun yung nasa pinakaibaba, diba? So, class, ano yan, ha, cumulative na nag-retain sa sieve number 200, yung tinutukoy natin dito. Okay, so, ito, class, yung nag-retain sa sieve number 200, so, ito, class, ay 42. Okay, so i-check natin ngayon dito, class, kung saan siya papasok, dito ba or dito. So dito, class, less than 30% yung plus number 200. No, eh, in our case, class, 42 ito, so hindi siya pasok dyan. Kasi greater than 30 siya. So dito siya papasok, class. Tama, greater than 30%, class. No, yung
percentage nung class number 200 natin. No, so dito siya class papasok. So ang kailangan natin dito class is yung percentage ng sand at saka gravel kasi i-compare natin dito, no. So para malaman natin yung percentage ng sand at gravel, sobrang liit pala nito, hindi masyado nakikita. Ayan, so class 'di ba yung percentage ng gravel, yan yung nag-retain sa sieve number 4. Tama, yung sieve number 4, yung opening niya 4.75 mm. Ang data lang natin dito class is yung nag-pass through sa sieve number 10. So, yung sieve number 10 class, 2 mm yan. And yung nag-pass through dito is 100. No, so, class, di ba, mas maliit ito, yung 2 mm, doon sa sieve number 4, which is 4.75 mm. So, ibig sabihin, kung dito sa 2 mm, 100% yung nag-pass through, edi automatically, sa sieve number 4.75, which is larger yung butas nod, 100% din yung magpa-pass through doon. So, ibig sabihin, walang nag-retain sa sieve number 4. So, knowing na walang nag-retain sa sieve number 4, alam na natin agad na 0% yung gravel. Wala tayong gravel. Okay? And then, para naman dun sa sand, so parang liit pala nito, ito naman yung nag-pass through sa 4.75 or sieve number 4, tas nag-retain sa 0.075. In this case, class, again, yung nag-pass through sa sieve number 4, 100% din ha, kasi nga dito nga sa sieve number 10, 100 yung nag-pass through eh. No, so, yung isa pa nating kailangan is yung 0.075 millimeter, no, which is yung sieve number 200. So, yung nag-pass through dyan ay 58. So, just determining class the difference nito, 100 minus 58, no, pwede nating malaman yung percentage ng sand. So, ito class yung percentage ng sand. Ito class ay 42. Ayan na, so nalaman na natin yung percentage ng sand at saka ng gravel. So, yung criteria natin dito, yung una, dapat daw yung percentage ng sand mas malaki or greater than or equal sa percentage ng gravel. So, in this case, nasatisfy ito, tama? Mas malaki class yung percentage ng sand kesa sa gravel. Ayan, 42, yan, greater than yan sa 0, of course. So, ito class yung nasatisfy. So, dito class, ang kailangan natin is yung percentage ng gravel. So, dito, dapat daw, sa una, dapat daw less than 15% yung gravel. Eh, di ba yung gravel nga natin 0? So, dito siya papasok, class, less than 15%. No, so, therefore, class, pwede na nating bigyan ng group name, yung CL natin. So, ito, class, ay sandiline clay. So, ito na, class, yung sagot para sa problem na ito. So, yung group symbol natin ay CL, and then yung group name natin ay sandiline clay. Okay. Let's now proceed to sample problem number 2. For a given soil, the following are known. Percentage passing through number 4 sieve, 70. Percentage passing through number 200 sieve, 30. Liquid limit is 33. Plastic limit is 12. Classify the soil using the Unified Soil Classification System and give the group symbol and the group name. Okay, so for this data class, no, so gagamitin natin, of course, yung table. Okay, so class, ang una nating aalamin is kung coarse grain ba siya or fine grain. So in this case, class, kailangan natin yung ano ha, nag-pass through sa sieve number 200. So yung nag-pass through sa sieve number 200 ay 30. So ibig sabihin, yung nag-retain sa kanya class ay 70. No, 100 minus 30. So, kumbaga class, since more than 50% yung nag-retain sa sieve number 200, ito yon, nandito tayo sa coarse grain. Okay, so dito class sa coarse grain, no, kailangan nating malaman kung gravel ba siya or sand, no. Okay, so dito class, kailangan nating malaman yung coarse fraction. So class, yung coarse fraction, yan yung nag-retain sa sieve number 200. Okay, so in this case class, yung nag-retain sa sieve number 200, okay, since yung nag-pass through sa kanya is 30, so definitely yung nag-retain sa kanya class is just 100 minus 30. So yung nag-retain class ay 70. No, so itong 70 na to class, ito yung coarse fraction. COA yan ha, hindi COU. Ayan, coarse fraction. So class, dun sa coarse fraction natin, kailangan nating malaman yung percentage ng gravel at saka percentage ng sand para malaman natin kung alin ba yung 50% or more doon. No, kung more than 50% ba nung coarse fraction ay nag-retain o 50% or more ay nag-pass dun sa sieve number 4. No, so class, yung percentage nung gravel, and para sa percentage ng gravel,
Ayan. So, dito class, di ba yung percentage ng gravel is yung nag-retain sa sieve number 4. Tama? Which is yung sieve number 4, 4.75 millimeter yung opening nun. Okay. So, class, yung nag-retain dito sa sieve number 4, ano ba yung nag-retain dito? Ang nag-pass through kasi dito, 70 eh. So, automatically class, yung nag-retain sa kanya is 30. So, ibig sabihin class, yung percentage ng gravel natin is 30. And ngayon, para sa percentage ng sand, so kailangan natin yung nag-pass through sa sieve number 4 at saka yung nag-retain sa sieve number 30. Tapos kunin natin yung difference nun. So, ito class ay 70 minus 30 lang. So, yung percentage ng sand natin class is 40. So, ito class yung mga coarse fractions natin, yung gravel at saka yung sand. So, dapat 70 yung total niyan, of course. No? So, dito class, tingnan mo kung alin yung more than 50%. Tingnan mo, di ba class itong percentage ng sand, ito class ay more than 50% ng coarse fraction natin. Tama? So, ibig sabihin class, dito siya papasok sa sand. No? Or to simplify nga class, compare mo na lang kung ano yung mas mataas, kung percentage ba ng gravel or percentage ng sand. So, kung ano yung mas malaki class, no? Ede, kung halimbawa, mas malaki yung percentage ng gravel, ede dito tayo sa gravel. E dito class, mas malaki yung percentage ng sand. Eh. So, automatic, dito tayo sa sand. Okay, para hindi ka mahirapang mag-isip. Okay, so after nating malaman class na ito ay sand, okay, so kailangan natin class dito yung fines. No, so class, yung percentage ng fines natin, yan yung nag-pass through sa sieve number 200, ha? So in this case class, ito ay 30. So dito class, less than 5%, so hindi siya dito pasok. No, so dito siya pasok sa more than 12%, since 30 yan, more than 12 yan, tama. So dito class, kailangan nating masatisfy na criteria ay ito. No, either dito sa dalawa na to. So, yung PI natin, class, kailangan nating malaman. Okay, so dito na siya, ha. So, yung PI natin ay hindi given, no? Pero given yung LL at saka PL. So, pwede nating i-compute. So, yung PI natin, that is just LL minus PL. So, that is 33 minus 12. So, yan, class, ay 21. So, yung PI natin ay 21. Therefore, saan siya papasok sa dalawa na to? And so definitely, hindi dito sa PI less than 4 kasi hindi naman siya less than 4. So dito siya papasok class. Sa PI greater than 7. So yung 21 greater than 7, yan tama. So dito tayo papasok. Kaya lang, may isa pang kailangang masatisfy na criteria. Kailangan daw class, kapag pinlat natin sa A line, teka lang ha, hindi pa dapat natin binabox yan. Ayan, pero ayan, i-plot muna natin dito sa plasticity chart natin. Okay. So, yung PI natin, 21, LL natin, 33. So, yung LL ay 33, so banda dito, no? Ayan, tapos yung PI, 21, so banda dito. So, somewhere here, no, yung point natin. So, makikita natin yung, sa plot natin, ayan, dapat daw yung point ay above, on, or above A-line. So, in this case, yung A-line nandito. So, above A-line naman ito. So, definitely, na-satisfy itong criteria na to. So, dalawang criteria na ito yung na-satisfy. So, therefore, pwede na natin masabi class na yung group symbol ng soil natin ay ito, SC. Ayan. So, the group symbol class ay SC. So, ito na class yung hinahanap na group symbol. So, kailangan pa natin class malaman yung group name. Okay. So, alamin natin class yung group name. Okay. So, to determine the group name for SC. So, SC. So, sand yun, no? Sand. Okay, so yung class ay coarse grain. No? So, yung gagamitin natin is yung table for coarse grain. Yan ay 5.4. No? So, yung ano class, yung 5.5, di ba para yun sa fine grain na inorganic. Yung 5.6 naman para sa fine grain na organic. No? Ayan, para ma-recall lang. So, ito class ay figure 5.4. So, para ito sa mga coarse grain. No? So, since yung group name natin class ay SC, or group symbol rather, yung group symbol natin ay SC, so alamin natin yung group name natin, no? So, dito class, ang kailangan natin is yung percentage ng gravel, no? Okay, so class, yung percentage ng gravel, alam na natin yan, na yan yung nag-retain sa sieve number 4, no? So, yung nakuha natin dyan is 30, no? Ayan, so ang percentage ng gravel natin class ay 30, so dito sa dalawa na to, alin ba yung nasatisfy niya? Definitely, hindi ito, kasi less than 15%, 30 yan, so dito siya class papasok sa greater than or equal sa 15%. No? So, dito siya papasok class. So, therefore class, alam na natin agad na yung group name natin ay clayey sand with gravel. So, yung, yan na yung sagot class para dito sa group name. No? So, yung group symbol natin ay SC, ang group name natin ay clayey sand with gravel.
Okay, for sample problem number 3, figure 5.9 gives the grain size distribution of two soils. And so ito class yung figure 5.9. So makikita natin dito class yung particle size distribution ng dalawang soil. So ito yung soil A. And then ito naman yung particle size distribution curve ng soil B. Eh, huwag ka malito ha, ito yung soil B, ito soil A, ito. Okay, so the liquid and plastic limits of minus number 40 sieve fraction of the soil are as follows. So ito class yung data ng liquid limit at plastic limit for soil A, ito yon. For soil B naman, ito. Okay, so from this data, we are going to determine the group symbols and group names according to the Unified Soil Classification System. So aalamin natin yung group symbol at group name ng soil A, at yung group symbol at group name ng soil B. So, class, let's solve this. So, simulan natin class sa soil A, no? So, of course, gagamitin natin itong table 5.2. So, ang una nating gagawin dito, class, aalamin natin kung coarse grain ba or fine grain yung soil natin. So, kung para malaman natin, class, yung kung coarse grain ba or fine grain, kailangan natin yung nag-pass through sa sieve number 200. No, so para sa soil A class, so tingin tayo dito sa may particle size distribution ng soil A. So ito yung soil A natin ha. So tingnan natin dito class yung nag-pass through sa sieve number 200, yung percentage. No, yung sieve number 200, yan ay ano no, 0.075 millimeters. So estimate natin na nandito siya banda. No, 0.075 millimeter. Okay, so dito class sa may sieve number 200, yung corresponding percentage niya nandito sa nandito banda, no. So i-project natin 'yan papunta dito sa percent finder. So yung tinapatan niya dito class estimate natin, no. So yan ay mga bandang nasa baba ng 10, no, kasi 10 ito. Ayan, yung gitna ng 0 at 20 is 10. So nasa bandang ibaba ng 10. So class i-estimate lang natin na yung nag-pass through sa sieve number 200, let's say 8. Okay, so kung 8 class yung nag-pass through, ibig sabihin, yung 8 na yan, yan yung fines. Diba? Yan yung fine fraction. So, ibig sabihin, yung nag-retain dyan sa sieve number 200 is just 100 minus 8. So, yun ay 92. So, yun class ay more than 50%, no, nung nag-retain sa sieve number 200. No, so, ibig sabihin class, dito tayo, coarse grain tayo, since 8% nga lang yung fines. So, mas marami yung coarse grain. So, dito tayo class sa coarse grain soil. So, after nating malaman class na coarse grain soil ito, kailangan nating malaman kung gravel ba ito or sand. So, para malaman natin kung gravel ba siya or sand, kailangan nating malaman yung, ano natin, yung coarse fraction natin. Or, para mas masimplify na lang, alamin na lang natin yung percentage ng gravel at saka percentage ng sand. At kung ano yung mas malaki, whichever has the higher amount, no? E de, yun yung mag-govern na classification. Okay, so in this case, class, no, kailangan nating alamin yung nag-pass through sa sieve number 4. No, yung nag-pass through class sa sieve number 4, ano nga yung sieve number 4? Ano yung size niya? 4.75 millimeter. No, so makikita natin dito sa distribution curve natin. Okay, so dito class sa point na to, 100% na yung nag-pass through. Tama, eh itong point kasi na to, yung equivalent niya na particle size, less than 1 millimeter. Ayan, eh class, di ba yung sieve number 4 nga, 4.75 millimeter. So kung dito class, na less than 1 millimeter, 100% na yung nag-pass through, eh de automatic class, dun sa sieve number 4, na ang opening ay 4.75 millimeter, automatic class, 100% na rin yung magpa-pass through doon. Okay, so we can say ngayon na yung nag-pass through sa sieve number 4 ay 100. Ngayon class, 'di ba, para malaman natin yung percentage ng gravel, yan ay nag-retain sa sieve number 4. So in this case, since 100% yung nag-pass through, ibig sabihin walang nag-retain sa sieve number 4. At dahil walang nag-retain sa sieve number 4, ibig sabihin walang gravel. At dahil walang gravel, automatically class, ibig sabihin sand class, no, yung classification natin. No, so yung ano kasi natin, yung sand natin, di ba, yan yung nag-pass through sa sieve number 4, tapos nag-retain sa sieve number 200. So, para malaman natin percentage ng sand, that is just 100 minus 8. Itong dalawa na to, 100 minus 8. No? So, yun ay 92. So, ibig sabihin, 92% class yung sand. No? So, dito siya. Ayan. So, dito siya class. So, after nating malaman class na sand itong soil natin,
no? Meron dito class na nakalagay na less than 5% fines o kaya more than 12% fines. So, yung fines natin dito class is yung percentage ng nag-pass through sa sieve number 200, ha? So, ito class ay 8. So, yung fines natin ay 8. So, class, definitely dito, hindi siya pasok sa less than 5% and hindi rin siya pasok sa more than 12%. Kasi 8 yan eh, nasa pagitan niya ng 5 at 12. No, so, wala siya dito sa dalawa na ito. So, meron tayong note dito na B. So, nandito yan sa baba. So, ito yung B. No, so, para ito sa fines na nasa pagitan ng 5 to 12, no, yung percentage niya. So, kapag nasa pagitan class, kapag yung SAD natin with 5 to 12% fines class, it would require to have a dual symbol. So, yung mga dual symbol natin dito class ay SW, SM, SW, SC, SP, SM, SP, SC. No? So, nakadepende dyan class, no, kung ano yung masasatisfy dito. Kasi apat class yung pwede nating i-check dyan. No, so, dito manggagaling class yung dual symbol natin since nasa SAN tayo, ha. So, nandito sa apat na ito. So, kung alin class yung dalawang criteria dyan na masasatisfy at kung ano yung corresponding group symbol dun sa mga nasatisfy na criteria, yun yung mga magiging symbol niya para dun sa dual symbol, ha. So, dalawa class yung masasatisfy dyan. Okay. So, sa madaling sabi class, dito, since ito yung kakailanganin natin, no, kakailanganin natin class yung C sub U at saka C sub C. Okay, kakailangan din natin yung PI. So, para sa C sub U at saka C sub C, di ba class, kinocompute natin yan, kailangan natin yung D sub 10, D sub 30, at saka D sub 60. So, class, dito sa may problem natin, hindi given yung D sub 30, D sub 10, D sub 60, no? Pero given class yung distribution curve. So, from this distribution curve, pwede nating malaman yung D sub 30, D sub 60, D sub 10. No? Eh, di ba class, yung mga yun, yun, let's say D sub 10, yun yung diameter corresponding dun sa 10% finer. No? So, pwede natin yun malaman dito sa distribution curve natin. So, unahin natin yung D sub 10. So, para sa D sub 10, yaan ay 10% finer or yung corresponding diameter nung 10% finer. So, yung 10% finer natin nandito, no, nasa gitna ng 0 at 20. So, nandito banda. So, ipoproject natin yan dun sa may distribution curve natin. So, huwag kamalito ha, ito yung soil A. Yan. So, project natin yung 10% dun sa curve and then project natin yan. So, yung point natin banda dito na. Tapos project natin yan pababa. And so approximately class less than 0.1 yung D sub 10 natin. No, so i-approximate lang natin ito class. So ito mga approximately 0.085 millimeter na yung para sa D sub 10. Ngayon para sa D sub 30, so yan ay 30% or yung diameter corresponding to 30% finer. So yung 30% nandito. Project natin doon sa curve. So, tas project natin pababa. So, ito class greater than 0.1. So, we can say approximately na yung D sub 30 natin ay 0.12 millimeter. And then lastly, para doon sa may 60, yung diameter corresponding to 60% finer. So, yung 60% natin nandito. Ayan, so, nandito yan. Tas project natin pababa. So, more than 0.1 din yan. So, approximately yan ay nasa 0.135 millimeter. So, from this values class, pwede natin i-compute yung C sub U at saka C sub C na kailangan natin dito. No? Okay, sa next slide natin yan i-compute. Alright, now after we determine the values for D sub 10, D sub 30, D sub 60, we can now compute yung kailangan natin na C sub U at saka C sub C. For the C sub U, yan ay uniformity coefficient. So, yan class ay D sub 60 over D sub 10. So, yung D sub 60 natin, 0.135. D sub 10 ay 0.085. So, yan class ay 1.59. And then, para naman sa C sub C, yan ay D sub 30 squared over D sub 60 times D sub 10. No? So, yung D sub 30 natin, 0.12. D sub 60, 0.135. D sub 10, 0.085. So, computing this, ito class ay 1.25. Okay, now, punta ngayon tayo dito. And start tayo dito sa pinakaitaas. So, ito class ay C sub U, ha? Yung C sub U daw dapat ay greater than or equal sa 6. No, in this case class, yung C sub U natin, 1.59. So, hindi siya pasok dito, no? Ayan. And dito class, di ba, dalawa yung criteria natin. So, dito class, since hindi naman na nasatisfy itong unang criteria, ede kahit hindi mo na muna i-check itong ikalawa kasi nonsense na rin, di ba, yung C sub C. So, since hindi na nga na meet itong unang criteria na to, so punta na tayo dito sa baba.
So dito class yung C sub U ay less than 6. So pasok yung C sub U natin. Tama? So yung 1.59 less than yan sa 6. And then meron pang isa dito na criteria. Pero ang nakalagay dito, and or. So ibig sabihin, kahit isa lang dito yung masatisfy. Since nasatisfy na tong CU less than 6, so actually pwede na. Pero check pa din natin. No? So class ito, yung C sub C daw ay less than sa 1. Ito ba? Ano ba yung C sub C natin? Hindi siya less than sa 1, no? Tapos yung isa naman, yung C sub C, dapat greater than 3. So ito, hindi rin siya greater than 3. Sabi sabihin, hindi niya ito na-satisfy. Pero okay lang kasi and or naman yung nakalagay dito. So kahit itong C sub U less than 6 lang yung masatisfy, no? So ibig sabihin class, ito na, na-satisfy na itong condition na ito class. So pwede na nating sabihin class na yung isa sa mga dual symbol niya ay SP. Okay, so by the way class, no, dun sa dual symbol natin para dito, no, ang nauuna dyan class, either SW or SP ha. So kung mapapansin mo dito, oh, SW, SW, tapos SP, SP. So yun yung mga mauuna na symbol dun sa dual symbol natin ha. Tapos itong dalawang nasa baba, ito yung nasa ikalawa. No, so since alam na natin na SP, so kailangan pa natin ng isang symbol from these two, no, na natitira pa na criteria. Ayan, so ang kailangan naman natin ngayon dito ay PI. So para sa PI, ang PI natin class ay LL minus PL. So given yung PL, LL natin na 30, yung PL naman natin ay 22. So PI, LL minus PL lang yan. So ito class ay 8. So ang PI natin class ay 8. So dito, yung PI daw less than 4. So hindi siya less than 4. So hindi siya pasok dito, no? Pero merong or dito actually class eh, no, or plots below a line, no, so pwede nating i-plot din muna ito, pero ano muna natin, proceed na lang muna tayo dito sa ibaba, no, so babalikan natin yun mamaya. Okay, so dito naman ko sa ibaba, PI greater than 7, so ito class greater than 7 ito, tama, since ito ay 8, so ang 8 ay greater than 7, so dito siya pasok. Pero may isa pa tayong criteria na kailangan ma-meet dito. No, kailangan nating i-plot class yung LL at PI natin dun sa plasticity chart, yung figure 5.3. So i-plot natin. Ayan, di pa tayo sure ha kung nandito kasi kailangan dalawang criteria yan, yung PI tas ito, since end ito, no. So i-plot natin class yung LL natin 30, PI natin 8. So yung point na yan ay magfo-fall dito banda, no. Okay, 30 yung LL, yung PI, bandang 8. So, mga banda dito, no? Okay. So, kung makikita mo, class, ito class ay on or above, no? On or above A-line. So, ibig sabihin, nasatisfy niya ito, yung criteria na to. Ngayon, dun sa may nasa itaas, di ba, or yung nakalagay dito. So, kahit isa lang yung masatisfy. So, hindi nasatisfy yung PI less than 4. Pero, baka masatisfy ito, yung isa. Plots below A-line. So, class, itong point natin, hindi siya below A-line kasi. So, hindi rin siya nasatisfy. So definitely class yung na-satisfy ay ito. So ito class ay SC. So ibig sabihin class, from here ang dual symbol natin SPSC. So again class, ang laging nauuna either SW or SP ha. Okay, so in this case SP yung nakuha natin. So yung dual symbol natin class ay SPSC. So after we determine itong group symbol na to, kailangan pa natin class alamin yung group name. Okay, so in order to determine the group name, so, yung nakuha natin is SPSC, no? So, definitely, sand yun. So, yung gagamitin nating table or figure is para dun sa mga coarse grain soil. So, ito class ay figure 5.4. And so, again class, yung nakuha na natin na symbol ay ito, SPSC, no? Tama. Ayan, so SPSC. So, yung kailangan natin dito class is yung percentage ng gravel. And so again class, dito sa may data natin, yung nag-pass through sa sieve number 4, 100. Eh di ba yung gravel nga, yan yung nag-retain sa sieve number 4. Eh in this case class, 100% yung nag-pass through. So walang nag-retain. So definitely, yung gravel natin class ay 0. So since yung gravel natin ay 0, so saan siya papasok dito? So definitely dito siya papasok kasi less than 50% ang 0, tama. Okay, so dito siya class papasok. Okay, so we already know from here class na yung group name natin ay poorly graded sand with clay or silty clay, pwede din, no? Ayan, so class, yan na yung group name natin para dito. Yan na yung sagot para dito. Yung group symbol ay SPSC, ang group name natin ay poorly graded sand with clay.
All right, we're now going to proceed to soil B. Now we're going to determine yung group symbol niya tsaka group name, no? Okay, so from here, gagamitin natin class yung figure 5.9. Okay, so yung particle size distribution for soil B ay ito. Ayan, okay. So to solve this, kakailanganin din natin class yung, of course, itong table na to. Okay, so kailangan natin class malaman muna kung coarse grain ba ito or fine grain. So in this case class, kailangan nating malaman yung nag-pass through sa sieve number 200. So from figure 5.9, to yon. So ano ba yung percentage nung nag-pass through sa sieve number 200? Yung sieve number 200, di ba nandito siya? Okay, so from this point, project natin papunta dun sa may, tawag dito, papunta dito na. Okay, sa ano natin. Okay. Ayan, so project natin ito class. So kung ipoproject natin ito class, makikita natin na yung percentage ng nag-pass through sa sieve number 200, mga bandang, ano siya, no? Nasa 61 banda. Kasi ito yung 60 pala yung nandito sa baba. Ito. No? Okay. So, ito yung nasa, itong nasa baba, ito yung 60, D60. Ayan. So, let's say class na 61, yung para dun sa sieve number 200, yung nag-pass through. Okay. So, from here, class, kung 61 yung nag-pass through sa sieve number 200, big sabihin, mas ano, no? Mas marami yung fines. Kasi 100 minus 61, ilan yung ka-partner nito? 61 for 39? No, 39. Tama? So, 39 yung course. No? So, ibig sabihin, dito siya class papasok. 50% or more passes number 200 sieve. So, 50% or more ito yung 61. So, dito tayo class. Ayan. So, ngayon, kailangan nating malaman kung yung liquid limit niya ba is less than 50 or 50 or more. Okay, so yung liquid limit natin from our given, di ba, 26. No? So, kung 26 yung liquid limit natin, no? So, dito tayo papasok. No? Liquid limit less than 50. So, dito class, either inorganic ito or organic, start ka dito sa inorganic. So, yung kailangan natin dito class is yung PI. No? So, para sa PI, let's say dito sa una, yung kailangan natin, yung PI kasi natin ay 6. So, kung 6 yung PI natin, definitely hindi siya pasok dito sa una. Kasi PI greater than 7 yung dito, no? So, hindi siya greater than 7. So, dito naman, PI less than 4. So, hindi rin siya pasok dito, class, kasi 6 siya, hindi siya less than 4. Tama? So, ibig sabihin, class, wala dito sa dalawa na ito. So, ibig sabihin, yung PI natin, nasa pagitan ng 4 at 7. So, meron tayong note dyan, ha? E ito, yung note natin, E. So, yung E, class, yung nasa pinakaibaba. Ito. Okay, so para dito class, yung PI ay nasa pagitan ng 4 at 7 or equal sa 4 or 7, no? And meron pang isang criteria na dapat masatisfy. So and ito, sabig sabihin, kailangan din niyang masatisfy. So sabi dito, plots in the hatch area in figure 5.3. So ipa-plot natin ito class, yung PI at saka LL natin. So yung LL natin 26. Nasaan ba yung 26? So dito banda, no? Tapos yung PI natin 6. So, mga banda dito. Let's see ba, mga banda dyan, no? Ayan. So, class, yung criteria natin, di ba, kailangan yung point natin is nasa hatch area. So, yung hatch area ay ito. So, kapag nasa hatch area siya, in this case, nasa hatch area siya, no? So, ibig sabihin, class, yung symbol natin dito ay dual symbol, automatically CLML na ito. Ayan. So, sa madaling sabi, class, yung group symbol natin para dito sa soil B ay CLML. So, CLML, ano to, no? Inorganic clay, tsaka inorganic silt. Tapos, L, low plasticity. Okay, so alamin natin class yung group name para sa CLML. Alright, so since we already determined that soil B is CLML, no? So, we can now determine yung group name niya. No? So, para malaman natin yung group name, so CLML, so inorganic yun, no? So, yung ginagamit natin class for fine grain soil na inorganic is yung figure 5.5. Ayan. So, para dito sa figure 5.5, ayan. So, alam na natin class na CLML tayo, no? So, nandito na tayo. Okay. So, dito class, kailangan natin yung plus number 200. So, yung plus number 200, yan yung nag-retain sa sieve number 200, ha? Okay. So, yung nag-pass through sa sieve number 200 is 61. So, ibig sabihin, yung nag-retain, 100 minus 61, yan class ay 39.
Okay, so in this case, class, 39 yung plus number 200 natin. So, saan siya papasok? So, dito less than 30%. So, hindi siya less than 30%. So, dito siya class papasok. So, greater than 30%. No, yung 39. Okay, so nandito tayo. So, dito ang kailangan natin is yung percentage ng sand at saka gravel. So, dito class, yung percentage nung nag-pass through sa sieve number 4. No, ano tayo ha? Nandito tayo sa soil B. Ito yung class. So, dito class, di ba, dito sa point na to, 100% na yung nag-pass through eh. Eh, yung diameter natin dito or particle size less than 1. So, sieve number 4, 4.75 millimeter yan. So, definitely, kung dito na less than 1 yung opening, eh 100% na yung nag-pass through, eh automatically, sa sieve number 4 na 4.75 millimeter opening, 100% na din yan. Okay, and then ibig sabihin, yung percentage ng gravel, 0, kasi wala namang nag-retain sa sieve number 4. And then para naman dun sa percentage ng sand, so yan eh difference lang nung nag-pass through sa sieve number 4, ito yun, tsaka yung nag-pass through sa sieve number 200. Yung nag-pass through sa sieve number 200 ay 61 ha. Okay, so yan ay 100 minus 69 lang. So yung percentage natin ng sand ay 39. Okay, so kailangan nating i-compare yung sand or gravel, no? So dito, alin ba yung nasa-satisfy dito? Ito ba or ito? So yung percentage ng sand natin, greater than siya sa percentage ng gravel. Tama ba yung sinabi ko? Yung, ulitin ko, yung percentage ng sand greater than percentage ng gravel. So, saan siya papasok? Dito siya class papasok. No? Percentage ng sand ay greater than or equal sa percentage ng gravel. So, dito siya. Okay, tapos yung kasunod dito is yung percentage ng gravel. So, yung gravel natin 0. So, dito siya class papasok sa less than 15%. And then, ito na. Alam na natin class kung ano yung group name. Ito na yung class. Sandy, silty, clay. So, yan na yung sagot class para dito. So, yung group symbol natin para sa soil B ay CLML and yung group name class ay sandy, silty, clay. Yan ay sagot class para dito. That ends our discussion for USCS. Okay, I hope that you learn class. So, see you sa next video discussion natin. Ha, sa aral tayong mabuti class, aralin natin mabuti yung soil classification. Ha, USDA, AASHTO at USCS. Okay, God bless class. Aral mabuti. Bye-bye.